nang wala kang masyadong fighter na puro mage and support, eh, hindi di ari. Pero ito na nga, mga kaibigan. Nitrate Cobras sa ating friends sa inyong galang ever. Dapat naman sa Lusay. Tignan natin kung paano nga ba mangyayari at ano nga ba gagawin. Your team is banning. Manalo dito sa second series and ano nga gagawin ang mga gapit ng your team is banned. Your team is banned. Sa'yo, Gerald Go, kay NK Rico, June, Joaquin. Ayan, guys, mga hindi mo nakapag-share ng ating stream, don't forget to share our stream. 1K shares. Your team is picking. And sa sponsor, syempre. Unipin, Cherry Mobile, and Steel Series. Maraming salamat po, lalo na din sa Cherry Mobile. Selena, your team is picking. From the bottom of our heart. Thank you so much. Pero ito na nga mga kaibigan, Rock and the Adidas. Jawhead. Kala, nahirapan ako siya, di ba? Oo, pero kanita yung nitrate. Halos po hanin niya itong Rock na yun. Siguro kung pra naman ito, by this time, hindi lang po hanin. Nana. Oh, Nana. Your team is picking. Kung dapat po sa isang Nana. Your team is picking. Your team is banning. Oh, di ko na baban yung Cobra. Baban na lang ako ng ano, magbaban na lang ako ng tank dito. Kunyari. Pero kung mabubuksan at ma... Okay, baban ko na lang siya. Or, paano kung gawin ng Emperor? Sige, total, alam naman namin na open pa. Yun, kasi lang magbaban, gusto mag-watch pa. Eh, diba? Possible na kung makikita na ikita ng Emperor yun. Pag sakit sa ulo yan. Eh, pinalinalik. Your team is banned. Magbaban sila ng isa. Magbaban pa sila ng isa. Isa pang damager na pwedeng kuwanin ng Emperor. Kasi yun, sila pa magpipip nun. Tignan natin, tignan natin. Pero para sa akin, Joe, defense ng two fighter to eh. O kaya... Hindi, kapag fighter. Hindi, kasi pwede naman mag-tank yun eh. Pwede naman mag-tank yun, Joe. Tapos, down. Your team is picking. Oh, Kufra. The nitrate Kufra. Your team is picking. Yun talagang priority nila. Priority yun. Automatic yun. Priority yun. Yun talagang mangyayari. Okay na sila eh. Ngayon, dapat marksman lang. Marksman na lang. Marksman na lang. So, ngayon, kukuha na dito. It's either Granger. It's either Harry, Bruno. Pero hindi na magkakari ito eh. Pagtatap na yan. Pwede silang mag-2-mage dito, 2-mage setup. Pwede silang... Pwede kasi sila mag-i-gan. Okay, kuha sila isang pure tank, tapos isang... Well, open pa rin naman si... Akay, Akay. Kaso ano, magsasabay pag... Uy, nagulo! Teka, Natalia, okay to. Picking. Okay ang isang Natalia. Nakakita ako sa MPL na napakagaling na ginawa sa Natalia. Titignan natin kung magagawa ka nila. Kung ma-execute nga ba nila ng maayos. Bruno. Speaking of the Bruno Mars. Eh,
Teka, masakit ah. Masakit yung lineup dito. When it comes to the lineup, Nitrate Cobras. Nitrate Cobras. Ito masasabi ko naman dito. No, kahit may fans, kahit may anay. Nalalambutan pa rin. No, kahit may sila na may kasama, tatama. Gusto niyo pangulat na sila? Hindi rin naman natin masasabi. Actually, lang, alam mo ba, ako. Na isang Selena ang pinakamalakas early stage of the game? Kasi no, level, for the Selena. Pero level for, the one, whole, for the whole lineup. Oh, for the whole lineup. Mali. Parang nalalambutan lang ako for the Empire Gambit. Well, hindi ko pa rin naman dala. Nalalambutan. When it comes sabihin to na natin, compare ko doon lang naman sa Nitrate Cobras. Kaysa naman sa pick nila kanina, mas malambot. Mas malambot yun. Oh, pero ngayon, para sa akin, okay lang yung papalag at papalag din naman. Okay lang yung pick na ganun, mas okay yung ganun pick. Kasi level 1, pagka nilabahan na mo isang ano, isang Selena ng level 1 siya, eh dalawa na agad yung may bibigyan yung skill ng level 1 siya. Ang hina daw ng audio director sa sound, ang lakas daw ng background. Hindi, sa ano lang yun? Sa pickings lang. Pero okay na yan. Pero game number 2, mga kaibigan, Best Wap Empire, Gambit sa blue side, red side naman natin ang Nitrate Cobras na 1-0 agad. Dito si Crimson. Crimson o Crimson? Yeah. Crimson para sa ating Joeheads, samantalang John Yill para sa Nanya. Bruce Broccoli para sa Farza the Beyonder para sa kanyang tank na isa si Kufra and Ryze naman para sa Bruno. Para naman sa Empire Gambit, Mordred for the Natalia. Asa for the Thames, Too Young Ford, the Kimi Godson for the Selena, Red the Mook for the Akai. Oh, tingnan natin pero dito, dito nga lang, napaka 22 seconds nang hingi muna ng pose. Siguro nasabi mo lang medyo malambot. Gawa siguro ni Natalia and then the... Eh, kaso hindi mo naman makikita yun early stage eh. Gawa rin ni Kimi. I mean, tinignan ko siya when it comes to the picking ng kapital lang. Parang ganun, kaya ko lang nasabing malambot. Ah, ganun. Parang mas, more like nakikita kong papalag at papalagas yung lineup nitong Nitrate Cobras. Kaya feeling mo malambot yung lineup parang nila. Parang feeling ko lang malambot. Pero okay naman yung lineup okay kasi, din naman kasi when, merong fighter. Lalo na rin naman kasi sa Selena, alam natin na early stage of the game naman talaga. Malakas at tapos malakas meron pa silang din. Apat na flame shot. So, ang sakit. Kahit sabihin mong tatapon na tatapon kayo, no? Pag lumabang ka dyan sa apat na yan, tapos tamaan nila yung isa, automatic patay. Tatlong flame shot lang tumama sa'yo, patay kayo. So, gaya nga rin ang nasabi ko kanina, yung si Natalia kanina, unexpected na pick din naman. Actually, may nakita ko na incident na ganito sa MPL. Eh. Actually, magandang pick ang Natalia. Counter siya para dito sa Farsa. Farsa. Talagang pagka kinalmot ka nyo, syempre hindi mo ini-expect na gano'n kayo, nag-feather airstrike ka. Pag nag-feather airstrike ka, tas nag-smoke yan, automatic, mabahagal ka na, hindi ka pa makakapag-skill. Di ba? Masa-silence ka. So, to think para siyang isa siya rin sa mga magagandang or malalakas na damage na pwedeng ibigay dito. Pero, oop, tinamaan si Tuyang uy, dito. Tinamaan ang apoy. Mga kaibigan, and Farsa naman, tamang lipad. Oop, my G. Mordred dito sa bandang gilid. Titignan natin kung papasukin nga ba. Hindi na nga lang din. And kukuha na lang ng objectives. And yes, sir, mabilis na objectives coming from Selena dito. John Yill, mukhang mapapatay. Tamang lipad. Si Nana ba yun? Yes. O, si Nana nga. Kala ko naman si ano. Nasisilip. Ba't parang ang hila ng audio? Nakikipagsabayan na ngayon ng Empire Gambit. Ah. Hindi katulad nung last game nila, nahirap sila by this time. Gaya nga na sinabi mo, papalag at papalag. Pero eto na nga yung flame shot na naibigay dun sa dalawa. Mga kaibigan, nakapatay ng isa. Mordred, wala silang nakuha. And dalawa ang nabigyan agad ng Nitrate Cobras dito. Maganda ang ginawang atake ng Nitrate Cobras. Even though na lugi talaga kasi yung Empire Gambit doon. Isipin mo dalawa sila tapos meron pang tatlong flame shot coming from Nitrate. Pag tinamahan ka ng tatlo, eh, automatic. Napalalim din kasi, halos pinilit pa rin ng isang Natalia na mang-steal. Naka-ano kasi siya, nakatago. So, parang, para sa akin, pag nakatago ka, hindi, malakas yung loob mo. Oo. Malakas yung loob mo na kumuha ng mga bagay. Yun nga lang, hindi rin naging effective. No? Yung pasok niya doon. Pero Ryzen dito. Oh! Napakagandang salya. Mukhang masasalya pero patay pa din mga kaibigan. At tank para sa tank eh goods na rin at kahit papano level 4 na si paring Ryzen dito and Farsa magle-level 4 na din magfe-feather airstrike na samantalang isang Natalia ay nasa taas lang nakaabang na mga pwedeng kuwanin. Pwede niya kuwanin using that flame shot pero atras na lang siya din dito. Oh my. Hindi nga lang tumama. Abisa lang! Ay, has been Bruno. Connected mga kaibigan. And it's a sure kill coming from Selena dito. Uy, grabe, tumayo ka talaga na nandun yung Selena.
Yun. Si Lena, nag-feather airstrike siya. Nakatabi yung si Lena. Na may abyssal arrow and may abyssal trap pa. Pero it's a sure kill para dito sa isang Akai. Patay ang isang Nana. Although namatay siya ng una and nung nag-proc yung passive niya na maging muli na siya or maging Nana siya ng invisible ng ilang segundo and may movement speed, inabangan ng isang 1,000-pounder dito. Pero medyo malambot pa or wala pa masyadong damage sa Bizzle Arrow. Hindi nag-connect pero naipit dito mga kaibigan Beswap and yes sir. Naku, ayun na nga si Godson. Mukhang mamamatay na naman. Muli na has been connected. Naku, kala ko mag-connect yung muli na, hindi pala nag-connect. Pero dito may kira na Ember Gambit, sumasagot na sila. Sumasagot. Kumbaga, hindi na biro yung ginagawa nila, ika nga. Hindi na nagpauna. Hindi katulad nung unang laro nila. Medyo negative. Pero same okay lang, dito. Kahit o paano. Objectives. Pwede lang, na. Pwede na ituloy. Yun lang. Item check tayo direct. But, ayan. Ayun, lumabas din. Okay, ng endless battle doon, hindi nga lang natin nakita. Cooldown reduction boots for yung the nagkakapatayan. Oo, kailangan talagang pumatay ng ano, ng isang ano dito. Pero, naku po, napakagandang ipit. Napakagandang Hurricane Dance coming from Akai. Patay nga ba? Yes, sir. Patay siya dito. Pero Ryzen Endo, napakagandang salo. Or kinuha agad nung isang support and the tank para hindi naman mapatay ang kanilang marksman na si Bruno. Magandang salag, di ba? Magandang salag. Kasi isipin mo, sinalo ng isang Nana yung damage na pwedeng ibigay dapat kay Bruno pero kinuha niya na lang. Pero pumasokin nga ba na napakaganda dito? Naman. Pwedeng mamatay na. Feather Airstrike. Nako po. And yes, sir. It's a kill. Kung sakali mang hindi nila makuha yun, merong flame shot naman dun. Pero eto na. Hindi tumama. Kala ko tatama. Pero Crimson, lalaban nga basta tatlo with the Abyssal Arrow. Abyssal Trap ang binigay. And it's a kill for the Empire Gambit. Kill na objectives pa for the Empire Gambit. Pero dito sa bot lane, makikita natin Bruno dito. Tutuloy nga ba? Objectives nga naman objectives to. Lang yan. Objectives. Pero hindi pa rin kasi andito naman si Akai. Pwedeng it's a sandwich play. Yan lang, gaya na sinabi mo. Sandwich it's nga a sandwich play! Naku po, Hurricane Dance para maipalayo ang mga dapat ilayo. Pero eto na yung muli na, na-cancel na. And pwede ka nang pasukin sa pagkakataong ito. Feather Airstrike has been connected. Pero red na mook nakatalon or na 1,000-pounder niya. Pero basag pa rin, maling base ang iyong pupuntahan. Hindi yan. Naku. Habol at habol pa rin. Pero dito Natalia, tamang abang. Hindi rin siya nasilip ni Kupra doon. Nako po, yun ang sinasabi natin dito. Pero Mordred, nagbibigay ng damage dun sa marksman. Yun yung kailangan niyang unahin. Marksman talaga para at least kahit papano. Uti ko lang, nakikita mo ng muli na? Hindi. Kala ko nakikita ng muli na. Bulat na ako ko eh, kasi bakit nandun nagtagpo daw, hindi rin naman pala. Abyssal Arrow with the Abyssal Trap! Plus a flame shot naman! Coming from Selena dito. Oh my G, talaga namang napakasakit mga kaibigan. Pero hindi nila tinuloy, patay pa ang isang Mordred dun. Ang mali ni Natalia dun, kinantes niya, which is 2-3 na yun eh. Pero patay na rin, kaso it's a kill na rin, medyo nagkulang lang sa damage. Kasi hindi nag-follow up yung isang Selena. Kung Selena tapos yung pumunta dun, patay. Dalawa yung halos naisugod niya dun, kaya wala talaga, GG siya dun. Naisugod sa hospital yun. Naisugod sa hospital na yun, patay. Tama ako naman, pero 55 seconds, 5 and 55 dito. Mga kaibigan, nice. Hurricane Dance, Abyssal Arrow has been connected. Pero kulang sila sa damage. Naging muli na ang isang Akai. Ito na ngayon, si Ryzen. Nagbibigay ng damage, 1,000-pounder para makalayo. Pero tamang sliding. Sliding folders lang, Mordred. Nakita ng entrada, pinatay at tinamaan pa doon. And a sure kill. Yes, pero tamang takbo lang. Nag-proc yung passive niya. And nakatakas pa doon sa posibleng pagkapatay ng isang Nana. And grabe naman yung si Ace. Freezing that thumbs. Naisalya, nabigyan, Godson, using that Selena dito, Feather Air Cycles, been connected, and patay pa rin, 1-for-2 trade, or 2-for-2 trade na nga, ang nangyari mga kaibigan, OMG, pwede patay na ni Mordred. Mahahabol niya pa to, sakali. Kung hindi siya tinamaan nung atake nung, dito. Uy, na-cancel pa nga, and the ejector coming from Johe dito, and 1,000-pounder, para dito, kaya paring red na mukha, napakagandang galaw. 12-11 ang ating score. Napaganda ng ginagawa nung Empire Gambit ngayon. Kumbaga, kami yung magdadala ng gameplay by this time. Kayo yung pahihirapan namin. Doon, sabi ko kanina sila yung malambot. Which, naalangan ako sa kung paano ang gagawin ng isang Natalia.
Pero yun nga, kaya nasabi mo, hindi kasi nagiging, hindi kasi magiging basihan yun. Kasi alam natin kung ano yung kayang gawin. Kumbaga, isang, kumbaga, ano yan eh, don't judge the book by its cover. Hindi mo alam kung ano yung kayang gawin ng isang Natalya. Malakas talaga Natalya. Tapos nakikita natin yung halos kinukuha ng Natalya from mga core. Which is, ganun talaga. Naka-high-end ray siya eh. Naka-high-end ray. Ay, hindi ba? Ay, end ray ba yan? Advantage sa kanya. Pinapatay niya halos mga core agad. Ooh, naku, pwede ata ang patulan dito. Sa, para sa akin, ay, ito kasi, early stage of the game, naging maganda yung galaw ng isang Selena. So, okay na okay talaga yun. Pag Selena, hindi nakakill ng early stage, medyo mahihirapan sila. Pero pag, sa ngayon, eh, naka-4 kills na siya. Eh, okay na okay talaga yun. Abyssal arrow, abyssal tatas flame shot. So, damage agad. Damage. Tapos makikita pa natin sa ginagawa nila yung sandwich gameplay na nakikita natin ngayon. Talagang, kayo yung mahihirapan by this time. Parang ganun eh. Pero ngayon, tamang antay lang. Lamang ang Empire Gambit dito. So, kailangan hindi sila magkaroon ng error sa mga pagkakataong ito. Abyssal arrow, inabigay, flame shot, patay naman. Tinamaan dito. Talaga namang ang isang Kimi nila ay naging okay. Napakagandang Hurricane Dust. Ipit yung tatlo pero walang backup damage naman gagaling sa Emperor Gambit. Naku po. Pero dahil dun sa ginawang panggulo ng isang Akai ay nakakuha ng objectives agad ng isang Kimi dito. Pwede naman daw, pwede patulan kung gugustuhin. Abyssal Arrow, hindi magkoconnect, pero Beyonder mukhang mamamatay. Feather Airstrike coming from Broccoli dito. Pero eto na nga yung kanyang kinakatakutan na isang assassin, which is Natalya with the Berserker's Fury. Naging muli na dun sa glit, pero okay lang din naman dahil hindi pa rin nakaka-push or nakakuha man ng isa ang ng Tore, ang isang Night Raid Cobras dito, pero hindi pa rin sapot yun para manalo sila sa pagkakataong ito. 6K gold lead agad for the Empire Gambit. 9 minutes game time. Nasa kanila by this time. Napakabilis ng laro 6K, ngayon. 6K. Masyadong malaki ang nangyari. Mga kaibigang Basiwap dito. Galing rin ng mga buy time na ginagawa nila. No? Akai, isa sa mga napakagandang ginawa is Akai. Inipit niya. Yung mga dapat ipitin. Inilayo niya yung mga dapat ilayo. Apat yung nilayo niya dun eh. Tapos para nag-objectives yung isa dun sa may taas. Sa top lane. So maganda yung ginawa din dito. Kung sakali man, para sa akin, hanapin ng isang ano, ng isang Joed yung ano, yung Natalya. May ano naman siya, rocketer naman siya. Pwede yun, makikita naman yun. Nastilan pa dun. Nako, ang ganda ng ginagawa dito ni Kimi. Actually, pwede silang mag-lure dito, tapos tamang bantay lang yung ano, yung Akai. Ice One pa nga dun. Oh, napakagandang Hurricane Dance na naman. Nakita niya yung isa, pero buhay pa din yan, nag-proc. Yun yung mahirap eh. Kailangan talagang unahin nung Natalya, yung mga marksman. Yun lang kailangan, hindi niya pwedeng unahin yung ano, yung nana. Kasi may ano yun eh. May passive yun eh. Pag nag-proc yun, talaga naman GG. Masakit sa ulo. Mahirapan patayin. Objectives na naman. Nakita pero hindi pa rin sapat yung ginawa ni Cobra. Objectives na naman. Objectives na naman ang gagawin dito ng Night Raid. Ay, ng ano, ng Empire. Puro objectives eh. Kasi meron silang ano eh. Meron silang Jungle Emblem. Sayang nga naman. With Divine Cleave para sa God, kay Godsend dito. So, Abyssal Arrow, Abyssal Trap, and Flame Shot. Eh, mukhang mag-game masakit na sa pagkakataong to. Lumilit ng lumilit ngayon yung mapa ng Night Raid, Cobra, Salus. Butas na nga naman din talaga. Pero dito, sakit ang pinibigyan na damage ni Paris, no? Pwede rin naman. Okay lang, 1916 ang ating score, Ace, with the Rose Gold Meteor. Samantalang Ryzen, ang sagot dito, yung Berserker's Fury. Tinamaan ng Abyssal Arrow dun. Ay, sino naman mag-Abyssal Arrow yun? Tumatama. Calculated, may tatama. No? Calculated. Ano ba ito mag-Abyssal Arrow? Tamang calculations lang. Oo, oh, nahalos parang nag-champo na champohan niya. Tumatama, sinat. Bale mo naman. Ay, tamang face check lang Abyssal Arrow. The same time dito, ang ganda ng ginagawa rin ng isang Natalya. Kumbaga, ang talagang hinahanap niya, ang talagang pinapatay niya, is the Bruno. Pero kakanina pa. Tama. Pero mga kaibigan, don't forget to share our stream kasi pag nagkaroon tayo ng 1,000 shares, mamimigay agad tayo ng 1,000 diamonds. Pero oh my G! Naman, mga kaibigan, red na mukha ang natira dito sa top lane. Pero mabasag nga ba? No, sir. Mga kaibigan, Beyonder ang laban dito. Feather Airstrike agad. Napakabilis naman. Pero Mordred sa bandang gilid. Kailangan niyang hanapin yung Bruno kasi yun lang yung kailangan niyang patayin. Beyonder, kailangan niyang i-ignore yan. Pwede rin naman, Thams ilalaban sa isang nana, papatayin para mag-proc ang kanyang passive. Pero no, hindi na nag-proc dito. Napakagandang choice dito na pwedeng patayin ang isang Bruno. So wala nang damager ang Night Raid Cobras dito. Mapipilitan sila mag-defend samantalang Tuyang using that Kimi. Having Jungle Emblem, talaga namang saglit lang ang lahat ng Tore.
yun ang sinasabi kung natin dito. Kung nagiging busy kayo doon sa may clash, sige sa inyo na yan. Ako dito babasag at babasag na lang ako dito. Ito na nga. And yes, a Hurricane Dance coming from Makai. And I think it's a tower lock na to. And the game number 2 will go to Empire Gambit. Game number 3 pa nga. Ang pagbawi ng isang gagamba. Gagamba na naging tawag sa Empire Gambit eh. Well, good game for the Empire Gambit. Well, ang ganda ng